Salamat, ha? O ano, wala ka na pang ibang kukunin. Bigyan mo ko sa tingin, baka. Ayun lang, marami kang magagandang baka dito. At okay, ano gusto mo? Pangmitsyado ba? May kapturito, may pambulalo. Ha? Magaling ka rin, ano? Kung makadampot ka, kala mo sa itong pwesto, ah. Ang kapal mo rin, ano? Bayad mo. Lista mo. Utang mo na. Saan? Lista mo sa yelo. Para kang nakakaloko, ah. Palibasa, wala kang pinag-aralan. Kaya asa layop ka. Ikaw daw, yung bunganga mo, parang puwet mo, lumalabas, putot na mango. Bagay na bagay sa iyo pangalan mo, Doro, Inidoro. Nanga! Nanga! Ang sarap ano, eh kung salaksa ko doon sa lalamuna mo. Ha? Ha? Diyan ang matapang talaga si Berto. Eh, bata ka, anong matapang? Ang matapang dyan sa basagulerong yan, alam mo ko ano, hiya, apog. Naku, ako lang ang magulang ng batang yan. Ako mismo magpapapulis dyan eh. Wala nang ginawa niya kundi mamirwisyo. Ay! Ay! Dali! Magdala ka! Wala nang hiya! Hindi ko malusin natin dyan! Ay! 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 Thank you.
ikaw tarantado ka. May pasigaw sa kapang hindi na ako ulit. Uy, eto tandaan mo ha. Huwag na huwag mong tataluhin ang isang kaisang tuka. Naintindihan mo? Opo, 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 opo. Ila, kalimutan ko. Sir, masakit. Sige! Walang yang yan. Ano ba nangyari? Pinukutan ako. Akalaan mo naligat lang ako dito sa sandalin. Nadukutan ako. Para saan naman to? Di metro-metro ko pa. Karpintero ko ba? Paminsan-minsan. Tamo talaga to. Kung hindi dahil sa akin, baka nagpapalit na ng mukha sa aso. Sa susunod, gagaling mong pandurukot. Para hindi ka nabubuko. Kita mo nangyari sa'yo. Eh, ang akala ko kasi, basumbol ng pera eh. Matambok eh. Pagdukot ko, sumama yung hawk mo. Pwede mo ko. Salamat nga pala uli ah. Uli-uli, huwag na huwag ka nang tatapak sa teritoryo ko. Naintindihan mo? Ha? Oo. Ganyan. Teka, teka. Kilala ko yung perang yan, ah. Sabi mo, huwag titira ng isang kahig isang tuka. Eh, magturukot ka rin pala, eh. Tarantado ka pala, eh. Pating yun, eh. Anong pating? Yun na nagpapa-5-6 sa buong palengke. Kaya dapat lang. Dapat? Pakainin mo na ako. Gutom na ako, kay. Halos pa akong eyeballs. Sahay ba itong med ako? Totoo ba yung sinabi mo? Oo. Bexman! Bilib ako sa'yo, Boyonce. Biruin mo, nagpapatay ka pa ng taga-Maynila sa Mindanao upang maipalusot mo lamang ang mga epektos na ito. Hindi ako nagtataka kung bakit malaki ang pagtitiwala ng mga Jimenez. Dahil lang alam nila, ang kanilang negosyo ay nasa mabuting kamay. Kumpiyado ko. Bilisan nyo, ibababa na natin yan. Sige. Bilisan nyo. O, bakit? Tayo na, may bulilyaso. Akin na yan. Ikaw, tukas sa likod. Walang kikilos! Nasa may kamay! Tama ka, kapatid! Maluloko talaga ako sa'yo! Ito lang kinikita ko sa pagre-repair ng kung ano-ano. Hindi magkasya sa atin! Nagdala ka pa ng bagong palamuning! Talagang ikaw na bata ka, oo? Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa'yo. Ikaw, Berto, duduguin ako sa'yo! Dito, sa bahay na ito, kung hindi basag ulong iniuwi mo, taong gutom! Hindi ka naman makatulong kahit sa panggastos! Ikaw talaga, oo? Magkano ito? Yan ang sinasabi ko sa loobang ito. Ipinagmamalaki kita, Berto. Sinasabi ko na ikaw ay napakadaling gumawa ng kwarta. Saan galing ito? Uy! Taratadong bata ito ah!
Pagkatapos mo lumamang, pwede ka na lumayas. Hindi ko po sinasadya. Saan ka ba nakatira? Sa Metro Manila po. Loko nga, no? NPA yan. Isparo? Ay, dito ko na nga tumira. Chong, Chong, NPA, no permanent address. Lumayas ka! Chong, kawawa naman yung tao. Ulila na nga eh. Wala sa mukha. Totoo po ang sinasabi niya, man si Rapi ko. Tatabunan po ng laro mga magulang ko. O nga lang po, nakaligtas eh. Lahat po sinabi, insan, na mag-alak, tatabunan po lahat. Kawawa ka naman pala, iho. O sige, payag na akong dito ka tumira. Chong, Chong, sandali. Bakit? Kanina ko pa kayo napapansin, ha? Nasa loob kayo ng bahay, nakasombrero na, nakasalamin pa kayo. Ah, wala. Meron lang akong pinaproteksyonan. Chong, sino may gawa niyan? Eh, wala. Kasi natapa ako, eh. Tumama ako sa dalawang iglob. Kapag hindi mo sa akin sinabi, manggugulo ako dito sa buong abang lupa. Ay, ay kasi ilang buwan na tayo. Sino? Eh, si Kuntil. Nakabayad na naman kami ng tubig, eh. Wala lang dahilan para perwisyuhin niyo kami. Bakit kami pinutulan ng tubig? Para yung hindi nagbabayad, kayo ang pumilit. Alis yan! Gina, muna pa rin ninyo, ha? Huwag na marami pang dada. Magbayad ka na. Magbayad ka na? Gina! Tagal. Uy, maganda yung relo mo. Arbor na lang. Hindi mo pwede! Hindi mo sa akin ang ate ko yan eh! Hindi mo na! Akin na ho! Akin na yan! Tarantadon to! Hiyay mo ba ako sa kanila? Ito, Berto. Hindi to palengke. Palengke rin to. Puro kay baboy dito. Pare! Nasaktan ka ba? Okay, ensayo natin, ano? Ang galing, ano? Anong nangyari sa'yo? Anong ginawa nila sa'yo? Magandang araw sa'yo, Trining. Ako ba ang pinuntahan mo, Trining? Hindi. Tarantado. Ako ba, Trining? Hindi rin. Si Kuntil, nasan? Ba't naman ganon? Anong kasalanan ng kapatid ko't ginawa mo to? At bakit naman pati eskwelahan ay pinutulan mo ng tubig? Kawawa naman ng mga bata, ah. Wala kang konsyensya. Makakarating ito kay Mr. De Dios. Uy, rilo ko. Balik mo! Oh. Trining! Pa, kailan matatapos yung pinapagawa mong klinika sa Abang Lupa? Matatapos na! Pwede mo nang gamitin kung gugustuhin mo. Thank you. Good morning. Maswerte pa yung tubig ng pool kaysa sa akin.
Laging nasasayaran ng katawan mo. Hay nako, Johnny. Ikaw talaga, inumpisahan mo na naman ako. Good morning. Oh, good morning, Ninong. Hi. How are you? Okay. Magbibihis lang ako, ah. Padre! Padre! Unexpected visit, huh? This is the blueprint of the most modern commercial city. Ito ang itatayo natin sa abang lupa. Kailangan ipaalis ng mga tao sa ating lupa. Your decision to distribute the pieces of abang lupa is a big blow against our corporation. Baka nakakalimutan ninyo. Ako ang presidente ng korporasyon. You are creating an interest against the corporation, Mr. De Jos. Igalang natin ang desisyon ng aking kumpadre. Ang abang lupa ay bahagi na ng kanyang buhay. Hindi maaaring iniisip nyo. Mahal ko ang abang lupa. Doon ka man gagamot? Eh bakit naman doon pa? Mahahawa ka lang ng sakit at dumi ng mga taga roon. Johnny, hindi lang sakit ng katawan ang gagamutin ko. Pati na rin sakit ng isipan, puso at damdamin ng mga tao. Ang mga pangit na agwat ng mayayaman at mahihirap ay gusto ko rin gamutin. Sapagkat ang abang lupa ay tulad sa isang sugat. Hindi dapat salingin. Kikirot kapag ginalaw. Magdurugo. At tulad ng sinabi mo, Mr. De Jos, ikaw at wala nang iba, ikaw ang kumonsente sa kanila para magtanim sa ating lupa. Alam mo, ang sugat kapag gabi na at walang lunas, kailangan putulin ng kamay na may sugat. Kapag ikinasal na tayo, parang mo na rin nagamot ang sugat sa puso ko. Pwede ba, Angelina, maniwala ka sa akin? Kailangan mo talaga ng isang doktor para distuktok mo. Imagine, kasal ka agad ang sinasabi mo, eh alam mo naman wala akong gusto sa'yo. Johnny, baka nakakalimutan mo, kinakapatid mo ko. Masakit ka magsalita, Angelina. Eh napaka-presko mo kasi. Pero isang taon na ako naliligaw sa'yo. Gawin mo ng sampo. Sampong ulit niyo yung pagpilitan, hindi ako papayag sa gusto niyo. Ito ang tandaan niyo. Habang akong presidente ng kumpanya, hindi ako makapapayag na makialam ang kahit na sino sa abang lupa. You are not only killing the corporation per se, Mr. De Jos, but you are also killing yourself just the same. Nagbabanta ka, Rojas! O ikaw, hindi ba sinabi ko sa iyo huwag ka maglalabas ng bahay, ha? Saan ka naman magaling? Maraming tarantado dito. Oo, oo. Puro halangang mga kaluluwa ng standby rito. Hindi naman lahat. Tulad ni Berto. Okay siya. Si Berto? Anong okay? Loko rin yun. Bakasyonan lang nun ang presinto, baka akala mo. Mabait naman ho yung tao, ha? Pinagtanggol mo pa. Ikaw lang pala, boy. Kala ko kung sino na. Ito na naman ang burot na yan. Pasok kayo. Ay, hindi. Ako na lang. Dito na lang sila sa labas. Naligaw ka yata. Ikaw talaga sinadya ko. Buka. Yung kapatid mo. Ber, bumili ka nga ng sigarilyo. Gusto ko sana humingi ng paumanhin eh. Tungkol doon sa pinagkagawa ng mga tauhan ko. Pinagugulpi ko na. Yun lang ba? Sana hindi na maulit. Tungkol sa itas. Sige. Opo. Pakiyap. Baka naman, pwede kang maimbitahan kumain minsan sa labas. Uy! Ano yun, ha? Baka pusa. Oh, ayun na naman! Bato yun, ha? Pasok na doon! Tignan mo ako ano yun! Bilis!
Cosme, tumulong ka ron. Kayong dalawa, alamin niyo nga kung bakit hindi pumabalik ang tatlo? Yeah. Alam mo, Trining, kapag ako napakasawa mo, eh, walang halong yabang. Hindi ka na magtuturo uli. Magiging reyna ka ng tahanan. Huwag kang maniwala dyan. Bubulain ka lang yan. Alam mo, Trining, kapag tayo ikinasal, maghahanimun tayo sa buong mundo. Wala namang pera yan eh. Paiiyakin ka lang yan. Magandang gabi sa'yo, Trining. Ikaw pala, Berto. Sinasabi ko na nga ba eh. Pare, tapos ka na. Ako naman, batsa na. Pwede na akong tumuloy? Tuloy ka, Trinidad. Halika. Halika, 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 halika nga rito. Gumawa ka ng paraang mapalayas ang dalawang yan, ha? Kung yan din lang ang manliligaw sa'yo, aba mabuti pa tumanda ka ng dalaga. Onse, huwag ka masyado matapang. Nag-iisa ka na lang ngayon. Oo nga pala. Eh, magpapaalam lang ako, ha? Mabuti pa. Bakit sila? Kung dito ko lang, dito ko lang, ha? Tulog ka muna. Seryoso, ang mahalamang ko! Itigin niyo yan, ha? Mga walang galak, mga walang modo. Ang gagaling din naman ninyo, no? Nagpunta lang kayo dito para magumbagan? Magpasalamat ka at ginagalang ko si Trining. Pero sa susunod, yayariin na kita. Kahit natutulog ako, gisingin mo lang ako. Kapag natulog ka, hindi ka na magigising. Pikit man ang mata ko, hindi ka tatama. Subukan mo lang. Si Raul niyo talaga yun eh. Sungit! Good morning, teacher. Uy, kayo pala. Magandang umaga po, Miss Patron. Magandang umaga rin ho sa inyo, Mas Rafiko. Ay! Mauna na kami, ha? Sige, ha. Oliver, halika na! Pasensya ka na doon sa nangyari nung gabi. Bakit mo naman ginawa yon? Anong gusto mong palabasin? Gusto ko siyang palayasin sa bahay mo. At bakit? Ayoko may maligo sa'yo. Ano naman masama doon? Gusto kita, period. Question mark yan. Si Raulo ka! Muntik mo naman sagisaan yung bata! Tarantado ka! Kung magmaneho ka kalong, binili mo na yung kalye! Dahan-dahan ka, ha? Mas tarantado ka, pakalkat yung mga bata rito, eh. Gusto mo, ikostakastakan ko dyan, eh. Ah, ganun? Talagang ganun. Hindi mo ba ako kilala? Hindi! Pag-isa! Pag-isa! Okay, magbaneho ka. Sige! Si Papa naman, ako ko pang tumawa. Wala, nakikita ko lang kasi sarili ko eh. Nung bata pa ako,
Inimbawa natin yung mga yun. Baka magkamatayan na. Pabayaan mo sila. Gusto ko lang makita ang kalibre ng magiging manugang ko. Sige! Sige, tuloy mo! Amanos lang tayo! Lalagos ito sa lalamunan mo! Berto, marami nang sumbong ang mga bata ko sa akin. Sa susunod, makakainin kita ng alikabok. Makakainin lang? Ako, tatabunan kita ng alikabok! Berto! Akin na yan. Akin na yan? Diyos ko. Nagkamali ka ng bilangga, bata. Ikaw nagkamali! Pati rito! Baka yung dibdib mo, ampaw! Tawa na yan! Tawa na yan! Yung utak mo, ampaw! Hindi mo inisip na si Johnny Jimenez ang sasantay mo pagdating na oras! Ah, ganun? Si Berton Banal, hindi sumasampala tayo sa Pekna Santo! Luluhod ka sa akin pagdating ng araw. Hindi na darating yun. Sargento! Johnny! Kaibigan! Kaya na, Berto. Kaya na! Tarantado ka na unahan mo lang ako! Doktora Angelina De Dios. Ang ganda naman ng pangalan mo. De Dios. Bagay pala tayong dalawa. Ako si Bertong Banal. Dios, dapat sambayin ng banal yan. Di ba, doktora? Mr. Banal, baka naman magalit ang matron. May simple. Kuya, si Miss Patron. Aray, aray, aray! Aray, kung sumukat na, doktora! Aray, aray! Angelina, si Miss Patron, Trinidad Patron, Maestra siya rito. Magandang araw ho sa inyo, doktora. Magandang umaga rin. Tatapusin ko muna sila. At si Sargento Lucas, kapabata ko. Sabay kami lumaki dito sa Banlupa, nung squatters pa tayo, di ba? Squatter pa rin hanggang ngayon. Ako nga pala si Bertong Banal. Oy. Oh, kaibigan. Matutuwa kayo dahil dito ko gaganapin ang aking kaarawan. At imbitado ko ang lahat ng taga-Abanlupa. At isa pa, ako may regalo sa inyo. Isang sorpresa. Naku ho, napakaraming bagay na ho kayo na iregalo sa amin. Ito lang hong health center at eskwelahan ay napakalaking bagay na. Doktora, kukunin ko lang ho yung mga bata. At, doktora, pakigamot na rin ho yan. Aray, aray, aray! Aray, sakta na medyo may depresyo yan sa utak eh. Kaibigan, mauna muna kami ha. O, Angelina, unang araw mo pa lamang, ang dami-dami mo ng pasyente. Eh, ako nga ho yung Buena Mano eh. Okay ka kanina. Hindi okay galit? Sanay na sanay ako dyan. Okay si Papa. Anong Papa? Mamahalin kita kailanman, doktora. Bouncer ako dito. Bawal ang gulo. Tama na. Ito eh! Ano bang problema? Ikaw ako! Napakawalang yan yung dalawang yan eh! Ikaw pare ha, huwag mo ipagmamalaki mga babae mo rito. Mabuti sana kung di ko pa alam. Mas mabaho pa sa bagong yung mga yan. Alam mo pare, yung bagong kahit may amoy, babango rin. Pag tama yung Ricardo. Alam mo pare, yung bunganga mo mabaho eh. Patron! Teka pare, sandali! Bawal ang gulo rito. Kung gusto mo, doon tayo sa labas mag-usap. Halika, doon tayo mag-usap. Hello, police headquarters? Hello?
atraso ka sa amin! Maraming salamat sa iyo, training. Talagang hulog ka ng langit sa amin. Walang ano man yun, Mang Serafico. Maraming salamat sa mga ginawa mo sa akin. Lubos-lubosin mo na kaya. Sumama ka, para makabayad ako sa'yo. Dumali ka na naman. Makakabayad ka sa akin kapag nakahanap ka na ng trabaho. maraming salamat, ha? Alam ba yaw, hindi nakatulog yan si ate na malamang nakulong ka eh. Uy, nakipaglokohan ka na naman sa basagulerong yan. Tumatanaw lang tayo ng utang na loob sa pagkakasagip niya sa'yo. Halika na. Sige, bayaw! Sa pamamagitan ng misteryong ito ng tubig at alak, naway mabahaginan kami ng kanyang pagkadiyos, yayamang nakikiisa siya sa aming pagkatao. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating ikagagaling at sa buo niyang Iglesyang banal. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos. Nararapat lamang na pasalamatan natin ang Diyos Amang makapangyarihan. Noong gabing pagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, hinati at ibinigay sa mga alagad. Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog ng dahil sa inyo. Ang magkasamang katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo ay magdulot nawa sa amin ng buhay na walang hanggan. O Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama at sa tulong ng Espiritu Santo ay pinagkalooban mo ng buhay ang sandaigdigan sa pamamagitan ng inyong pagkamatay. Pasensya ka na, hindi talaga ako sanay magdasal eh. Sa lahat ng banal, ikaw ang hindi marunong magsimba at magdasal. Alam mo namang, laki ko sa kalye. Yun nga ang problema eh. Teka, hindi yun ang problema. Iba ang problema. Problemang ano? Hindi boto sa akin ang tsahin mo. Boto? Bakit? Kakandidato ka ba? Oo. Sa partidos mo, solid ako. Ikaw talaga, hindi kita maisahan sa kalokohan, ano? Pero alam mo, nagtataka ako. Bakit mo bigat sa akin na loob ng tsahin mo? Galit kasi yun sa mga basagulero. Magpalit na lang kaya ng tsahin. Loko. Paano ka ba natira sa kanila? Naging taong labas ang aking ama sa aming bayan. Matapos makamkam ng isang mayamang taga-gobyerno ang aming sinasakang lupa. Mamapatay niya yung sakim. Nagbalik loob siya sa pamahalaan. Ngunit may dumupot sa kanya. Dinamay pati si inay. Pagkatapos, kahit bangkay nila, hindi na namin nakita. Pareho pala tayo naging biktima ng huwad na lipunan. Pero alam mo, hanga ako sa'yo. Magaling ka magturo. Bakit? Nag-istudyante ba kita? Paano mo nalaman yun? Oo, ito. Naturuan mo. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Aray! Napuhing ako! Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Teka, teka! Ihipan ko! Oh.
Blessing Diyos! Mabuhay! Nahihiwagaan ako sa iyo talaga, kumpadre. Kung bakit dito mo ginanap ang birthday mo. Mamaya mo malalaman, kumpadre. Kanina ko pa napapansin malikot ang mata mo, ah. May inahanap ka ba? Wala ko, papa. Mr. De Jos. Ngayon, sino pa ang gustong lumaban sa inyo? Umakyat lang dito at dodoblein ni Mr. De Jos ang premyo sa mananalo. 4,000 piso ang ibibigay. Sino pa ang naghahanap niya ng sakit ng katawan? Kami! Ikaw! Uy, Beto! Ayun po mga kaibigan, siya po ang humahamon sa ating kampiyon ngayong gabi. Walang iba kundi ang pangbato ng Abang Lupa. Yan, si Roberto Banal! Yan po si Roberto Banal, mga kaibigan. Malaki ang katawan, matipuno. Lalabanan po niya si Dagun. Ang malaki rin ang katawan at matipuno. Kung sino man ang manalo sa labanang ito ngayong gabi ay magkakamit ng 4,000 piso sa kagandahang loob ni Ginoong Di Diyos. Pagbubutihan mo, anak, 4,000 piso yan. Tingnan ko lang ang yabang itong tarantado nito. Oh, malinis sa labanan, ha? Hoy! Ang pala yung manok mo, eh.
Marahil po ay nagtataka kayo kung bakit dito sa Abang Lupa, dinaraos ko ang aking karawan. Hindi niyo po alam, sa pook na ito, sa araw na ito, ako ay naging isang tao. Noon, ang lupang ito ay kinamatayan ng maraming mahal sa aking buhay. Pinagbuwisan ang kanilang dugo upang makaangkin ng kahit isang dangkal man lamang o kapirasong lupa dito. Kaya naman ngayon, ngayong gabi, ako ay mayroong isang sorpresa sa inyong lahat. At ang sorpresang ito ay... Didobsail ang bahay ko, tulad na naipangako ko sa'yo. Para sa Diyos lamang yan. At hindi lang yan. Bonus para sa mga bata. For the boys. Uy, ayos! Thank you, boss. At may mas malaki pang naghihintay para sa inyo. Kapag ang anghel na, ang kailangan tanggalan ng pakpak. Si Doktora? Eh, hindi ba? Ang panliligaw ko sa kanya ay kasama sa eksena. Pero sa ngayon, hindi pa napapanahon. Masyado pang mainit. Dadaanin ko muna siya sa diplomasya at sa husgado. Kapag hindi ko siya nakuha sa marriage certificate, ang pinali, death certificate. Walang sinuman ang makapagpapaalis sa amin dito sa Abang Lupa! Kahit ano ang mangyari, hindi kami alis dito! Oo, hindi kami alis dito! Tama yun! Hindi kami alis! Ano ba kayo? Talabang kayo sa husgadong! Sa husgadong nag-uutos, nalisanan niyo ang lugar na ito! Husgado? Na binayaran ninyo? Nasunod-sunuran dahil sa impluwensya ninyo? Kailangan sumunod kayo sa desisyon. O ang bale pa ang mag-uutos sa inyo. Subukan nyo. Akala nyo kung magsalita kayo, sarili nyo ang lupang ito? Si Mr. De Dios lamang ang may karapatang magpalis sa amin dito. Ngayong wala na siya, hindi kami naniniwala sa inyo mga sinasabi. Hindi ka naniniwala na ibinigay na sa amin ang karapatan na makapagpatayo ng commercial city dito! Ang ibig nyo sabihin, ang desisyon ni Doktora De Dios ay nakuha nyo na? Hindi totoo yan! Bulag ba kayo? Hindi niyo ba nakikita nakalagda dito? Hindi ba kayo marunong bumasa? Marunong ho kami magbasa, Mr. Rojas, Mr. Tan. Kayo ang hindi marunong makinig dahil mga bingi kayo. Hindi ninyo naririnig ang daing ng mga tao. Mga daing ng mga batang kapag kinamkam ninyo ang lupang ito ay habang buhay na lamang kami makakarinig. Huwag natin daanin sa init ng ulo. Magagawa ng paraan ang lahat. Mga kasama, gusto kong malaman ninyo na nakahanda si Mr. Rojas at Mr. Tan na bayaran ng kaukulang alaga ang mga lupa at bahay ninyo. Ay kung sabihin namin sa inyo na hindi namin ipagbibili kahit na magkano. Hoy! Kung ganyan ang katwiran mo, kahit isang pera, hindi ka makakakita! Ang gusto namin ang magsusunod, hindi ang gusto ninyo! Parang hinahamon ninyo ang mga tao, Mr. Rojas. Talagang hinahamon namin kayo! At kapag hindi kayo umalis sa dagdang araw na binigay namin palugit, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili! Talaga nakahanda kami! Tama na yan! Kamatayan! Huwag kayong mag-alala.
Ako na lang ang aayos itong problemang ito. Chong, bakit hindi niyo matanggap na talagang hindi atin itong lupa? Eh kung pinapaalis tayo, di umalis. Ako pwede kahit sa kanto-kanto. Sa palengke, sa beer house, okay lang tumira doon. Ngayon mo gamitin ang tapang mo. Ipaglalaban natin ang lupang ito. Sumama ka! Masasayang lang panahon natin, Chong. Sa'yo masasayang. Pero sa akin, hindi. Palibhasa, laki ka sa lansangan. Manang-mana ka sa tatay mong ex-comic. Kaya ganyan kang magsasagot. Nakapagsisisi ka. Pinalaki nga kita. Pero hindi ko nasasakop ang ugali at pag-iisip mo. Alam mo ba kung bakit ko pinaglalaban ang lupang ito? Ayaw kong danasin mo ang buhay natin noon nung pinalalaki kita. Ang bahay natin noon ay parang taong nakasaklay mabuhay na mabuhay. Ang dalawang poste ay nakatirik sa lupang 12 pie. Ang dalawang halige sa mabahong burak nakaposte sa esterong marumi. Tayo, giba! Giba, tayo! Kung talagang walang halaga sa iyo ang lupang ito, ngayon pa lang, pwede na kayong umalis ni Oliver. Umpisahan na ninyong magbilang ng poste ng Viralco. Layas! Pinalalayas? Di lalayas. Walang utang na loob! Uwi na tayo. Ano humuwi? Ikaw ah. Huwag mo akong tatawagin, kuya. Simula na sumama ka sa akin. Wala na. Nagka-leche-leche ng buhay ko. Iwanan mo na ako. Muwi ka na! Pwede ka nang bilhin ang poste ng Meralco! Muwi ka na! Pero, kuya... Ayaw mo muwi? Ayaw mo? Ayaw mo muwi, ha? Morning, children. Bakit? Anong kailangan nyo? May appointment kami kay Doktora. Referral ko si Mr. Jimenez. Sandali lang, sir. Sasabihin ko. Maganda ka pa! Ibigay mo sa amin ang mga dokumento ng abang lupa! Bigay mo! Salamat. Paro!
Bunga! Alam mo, sayang ang ganda mo, Miss de Diyos. Swapang ka! Swapang! Sumusobra ka na magsalita! Hindi porkat niligtas mo ang buhay ko! Pwede mo na sabihin lahat ang gusto mo sabihin sa akin! Walang yan to! Bakit mo kami pinapalayas sa Banglupa? Bakit? Pinapalayas? Ano naman ba yung sasabi mo? Walang kinalaman doon! Hindi ko kagustuhan yun! Wala kang kinalaman doon? Hindi mo alam na ikaw na ngayon ang may-ari ng Banglupa, Miss de Diyos? Eh ako pala ang may-ari! Anong pinuputok ang butsi mo? Anong pinuputok ang butsi ko? Gusto mo maintindihan? Kayo mayayaman! Masyado niyo inaapi ang mahirap! Yun ang ginagawa niyo! Sasama ka sa akin ngayon! Sasama ka! Oo, tago mo yan. Mang ibang bansa ka, lumayo ka rito. Hindi yata tama yung payo niyo. Pwede yung maging bodyguard na, pero bago siya magalaw ng iba, ako na muna. Ano? Payo ka? Ang mga titulo ng lupang ito ang magliligtas sa iyo, Angelina. Ito ang sinasabi ng papa mong sorpresa para sa amin. Hanggat wala nakakakuha nito, wala magnanais na pumatay sa iyo, Angelina. Ingatan mo ito, Berto. Patayin muna nila ako, bago nila makuha to. Isa pa, Berto. Huwag ka sanang mabibigla. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo. May dumukot kay Trining. Nasa mabuti kang kamay, Trining. Boy, sinasabi ko na nga ba't ikaw eh. Sige, patayin mo ako! Patayin mo ako ng tulad ng pagpatay mo kay Mr. De Diyos! Kung gusto mo rin lang akong gamitin, at kung gusto mo rin lang akong patahimikin! Huwag kang magmadali, Trining. Hindi gago si Onse na magpapalago ng makapal na damo para ipakain lang sa ibang kabayo. Ah!
Iniisip mo, Berto, paubaya mo sa batas ang lahat. Nakapiling ang batas, Arento. Bulag. Bakit kailangan mamatay ang isang taong maraming nagmamahal? Maraming hayop ang dapat mawala sa mundo. Bakit si Trining pa? Bawat buhay na mawala, mahirap masagot. Pero ang nangyari sa Papa at kay Trining, maitatanong mo tuloy kung anong klaseng hayop tayo dito sa mundo. Pasensya ka na dito sa amin, Angelina, ha? Huwag niyo akong intindihan, Mang Serafico. Abay, hindi maaaring hindi ka intindihin. Lalo na sa kalagayan mo ngayon. Sundin niyo yung payo ni Sarento Lucas. Delikado kayo dito. Meron naman ho kami rest house sa isang beach. Pwede ho kami mag-stay doon ni Liberto. Hey! Puro kayo kapalpakan! Sino nagsabi sa'yo ng pagbabarilin niyo si Angelina? Sino? Ikaw daw eh! Boss! Ha? Inutos lang eh! Paano ko napatay niyo? Paano? Gago! Sa
Sandali lang, Johnny. Bakit naman bata ako binabanatan mo? Ito raw ang may utos eh. Upo ka riyan. Bakit ganun, partner? Laos ka rin ata eh! Isang babae lang din yung makuha. Bakit? Di ba mahirap humuli ng madulas na isda? Talagang mahirap! Binubulabog niyo eh! Ikaw na rin ang sumagot sa sarili mong tanong, Johnny. Kaya nga mahirap mahuli. Dahil nagtatago sa likod ng bato. Sa likod, di Berto. Talaga naman nung araw pa, hindi mo na kaya ang bato eh. Ito ang tatandaan nyo, ha? Pag hindi nyo nakuha si Angelina at ang dokumento, at hindi nyo naalis ang tinigsaban lupa at dadala dito si Berto! Maghiwa-hiwalay na tayo. Hayaan mo, Johnny! Kahit anim na Berto, dadalhin ko sa'yo! Lalong hindi matatahimik ang kaluluwa ni Trining. Pagparati mo siyang iniisip. Talagang hindi matatahimik ang konsensya ko. Hanggat hindi ko siya napaghihiganti. Kanino? Sa mga taong galit sa akin. Sa'yo. Sa mga taong sinasabi nila naghahangad sa abang lupa. Isa-isa ko silang uusigin. Bakit ikaw? Dapat ba'y sino? Ang batas. Iba ang batas ko. Ang batas mo, pang sarili mo, batas ng basagulero. Ang lupang natatanaw nyo ay lupang kinamkam namin ni Papa. Sayang at kinain lang ng tubig at lahar. Kaya ang kapalit niyan, ang abang lupa. Kaya lang, gusto nyo kong unahan. Ibig mo sabihin? Oo. Pero Johnny... Mabuti na lamang. At adisgrasya ang mga bata nyo. Bago nyo nakuha ang dokumento kay Angelina. Wag. Johnny, wag. Abe, Sarhento Lucas. Sobra na yata ang sipag mo. Ating gabi, Nen, naglilinis ka pa niyang tsapa. Nen, nalimutan mo na yata. Magre-retiro na ako sa isang linggo. Bago ko itabi ang lahat ng are, gusto ko sana maging maayos at malinis. Tuman lang sana ang maging alaala ko sa iyo pag nawala na ako. Mano, kung pinagsasabi mga bagay na yan, ipagpabukas mo na yan, magpahinga ka na at matulog na tayo. Oh, sige, sige. Susunod na ako. Tatapusin ko lang ito. Magandang gabi, sinabi ko. Magandang gabi naman. Saan ka pupunta? Sente!
trabahan ko! Sino? Sino? Ikaw, Melam ka? Sabihin mo! Sino pumatay sa kanya? Sino? Sino? Natatakot kayo? Anong klase kayo mga kapapariyo? Wala na bang kwenta sa inyo ang tao kung mapatay na? Ganun pa? Ayahan niyo ako! Ayahan niyo ako! Natiso siya! Natiso! Lumayo kayo! Mamamatay din kayo! Mamamatay din kayo! Ang pinaglalaban ng Chong at ni Sarento ay paglalaban ko. Siguro dito na rin ako mamamatay. Aling Nena, sana makilala ko agad kung sino may gawa nito. Marami pa. Sarapi ko. Tulad ng asawa ko mamamatay. Pag ipinaglalaban ng karapatan, marami pa, Berto. Magpapaalam na po kami, Mrs. Marami. Sige na po. Nakikiramay po kami. Salamat. Biskwit po kayo dyan, no? Nakikiramay po kami. Nakikiramay po kami. Nakikiramay po. Kayo ho. Ito pa ho. Kayo ho. Ali, pahingi ho dito. Ito pa ho. Salamat ho. Salamat. May kasalanan ako sa'yo, Berto eh. Anong kasalanan? Naduwag kasi ako eh. Natakot ako. Kung hindi ako naduwag, buhay pa sana si Mansirapi ko eh. May alam ka sa nangyari? Ha? Oo. Ayoko sana sabihin sa'yo eh. Baka sambatan mo ako. Nakita ko ba paano pinitay nila kung tilang tiyong mo? Si Joe. Ano na kaya nangyari doon sa order kong ubas? Teka, boss. Anong ubas? Tarantado. Tanda mo ng bobol. Balikta rin mga spelling ng ubas. Oh, di ba siya, bo? Oo nga, boss. Sigurado ka bang dumating na ang shipment ng ubas? Wala namang hassle. Hihintayin tayo ng customer sa San Pedro Station mamaya. At ikaw lang ang inaasahan magbabiyahe nun. Magsara ka na. Para makapagpapak na tayo ng ubas.
Daig mo pa ang asong ulo, Alberto. Hindi ka tumitigil hanggat hindi ka nakakagat o nakakagat. Hinahanap mo sarili mong kamatayan eh. Asong ulol lang pwedeng lumabas sa mga asong ulol. Hanggat gumagala ang mga yun, marami makakagat. Pati ikaw. Yan nga eh. Ayokong ako ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Magsisisi ako. Kuya, may mga sakin dumarating! Asungul, Oliver, alam mo nang gagawin mo. Sige. Marami sila. Dito na lang ako, hindi na ako aalis. Naluloko ka na ba? Akong kailangan nila. Sasama na lang ako sa kanila. Makinig ka sa akin. Ako masusunod. Hindi! Hindi mo ako mapipigil. Ano ka ba? Sasama! Makinig ka sa akin! Ako masusunod, hindi ikaw! Naitinig mo! Sige na! Kuya! Dali na! Tara na! Dali! Uminom ka ng marami. Malayo ang biyahe mo. Mainit papuntang impyerno. Sa gym. Asa maninong ko? Huwag mo sabihin. Oo. Inaanak. Ako nga may pakana ng lahat ng ito. Kayo? Kayo na inaasahan kong ikalawang amang tutulong sa akin? Tulong? Hindi pa ba tulong yung pagpapahaba ako sa buhay mo?
Inaana, ayaw mo sa dasal. Kanya tatapusin natin ang lahat ng yan sa paspasan. Ninong, hindi ako tanga. Alam ko may papapatay mo rin ako eh. Wala kang pakikinabangan ni isang dangkal ng lupa. Kahit nasabihin ko sa'yo na magiging abon lupa ang pinagmamalaki niyong abang lupa. Dapat sana eh, hindi ko bibigay ang mga gamit ng manlukas mo. Sapagkat alam kong magiging mitsa lamang yan ang buhay mo. Pero hanggat gumagala ang mga taong hahanapin, ay marami pang taong tulad kong iiyak. Wala akong ibang maipababaon sa iyo, kundi ang aking dasal. Mag-iingat ka sana, anak. Salamat, Aling Nena. Gamitin ang tapang mo. Ipaglalaban natin ang lupang ito. Sumama ka! Ayaw kong danasin mo ang buhay natin noon nung pinalalaki kita. Ang buhay ng isang tao ay para lang dagat. Minsan matahimik, minsan maingay. Sasabihin mo kay Berto na alam na namin nasa kanyang lahat ang mga papeles ng mga di Diyos. Kung gusto niya pang mabuhay si Angelina, ibigay niya lahat sa akin ng dokumento. Naintindihan mo? Berto na naman. Delikado tayo dito. Kalaban!
Yari na ba? Nonoy! Tanyag! Patay na ba? Oo, patay ka na. Baril mo! Baril mo! Berto, wala naman akong kasalanan. Hindi naman tayo magkalaban. Di ba yung anak ko kalaban mo? Si Johnny? Walang nga talaga yun eh. Walang nga yun. Hindi naman tayo talawa. Oo, tama ka. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Salamat, Berto. Salamat. Nasaan si Angelina? Nasaan? Yung trabaho, ha? Kailangan sa loob na isang linggo, tapos na yung trabahong yan. Oo, boss. Lope, ikaw nga alis-alisin mo nga yung muta sa mata mo, ha? Nakakahawa yun, hairdress mo. Wala naman, ha? Ganda ng lupa mo. Madam mo. Sige! Magpasasa ka! Wala kang kaluluwa! Meron. Kaluluwa ni Lucifer. Pakikilaman ang paminggalan ko! Boss! Patalo! Boss! Oh! Alam na ni Berto ang lugar na to. Paano nangyari yun? Nadisgrasya niya papa mo at ipapa natin mga tauhan. Berto yan! Huwag siyang magkakamali pumunta rito! Ililibig ko siya rito sa lalang buhay! Kayo lahat, itigil niyo ang mga trabaho niyo! Talasan niyo ang mga mata niyo! Hoy! Tigil! Ikaw! Tigil! Saan ka pupunta? Bawal lumapit dyan, ha? Baba! Sa kabing babae! Tigas ng ulo mo, ha? Berto! Thank you.
kayo tatlo. Huwag kayong babalik na hindi nyo dala si Berto. Boss, kayo nang bahala sa akin.
Ready! Onse! Naisa na naman tayo ng hayop na yun. Sinong kakain at matatabunan ng alikabok ngayon? Balik mo galing impyerno, gisingin mo uli ako. Ang abang lupa ngayon ay yamang lupa na ng bawat isa.